Okay, ayun na, isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan. Especially dun sa mga beginners na nag-aaral pa lang na gustong matuto ng mga konting DIY when it comes to e-bike, motorcycle, appliances, and then meron din tayong konting electronics dyan. Ayun, na-flex ko lang sa inyo mga ka-DIY dahil dumadami na rin yung gumagamit ng e-bike. Ibig sabihin, dumadami rin yung mga gustong matuto pagdating sa mga e-bike, no? At ito, ipiplex ko lang sa inyo mga ka-DIY kung sakaling mangyari to sa inyo, at least magkaroon kayo ng idea. Okay, eto ngayon yung scenario, no. May pumunta kasi dito na customer sa atin. Nagtatanong siya kung magkano daw yung charger kasi hindi raw nagcha-charge ito doon sa kanyang e-bike. And then nagtatanong siya kung magkano. Ang sabi ko naman, checkin muna natin kasi may dalawang possibility kasi na kaya hindi ito nagcha-charge. Puro green lang daw kasi, puro green. Malaki possibility na sira yung dito sa cord. Walang power na galing sa battery. Kung sakali, ito yung e-bike mo, ito yung charging cord, no? Tapos, maaring sira dito sa cord kung meron namang green. Okay, kung nag-green. Or sira na talaga tong tinatawag nating charger. So, ganito lang yung pag-troubleshoot para mabilis. Okay, ang ginawa ko lang kasi mga ka-DIY, sinaksa ko muna to. So, ibig sabihin nakikita nyo, meron na siyang kulay green. So, malaki possibility na okay talaga to. And then, ang gagawin muna natin, kunyari, ito sa e-bike nyo, ito yung charging. Titingnan natin kung meron siyang output na lumalabas. So, ganun yung ginawa ko, no? Dinedemo ko lang sa inyo, pero ganun yung ginawa ko doon sa customer. So, ginawa ko, tinest ko muna siya dito kung may lumalabas. Yan. So, ibig sabihin, dito sa charging port niya, papunta sa battery ng e-bike, walang problema. Ngayon, ang ginawa ko ngayon, ito na ngayon. Yung kanyang charging port naman, sasaksak ngayon natin siya dito, no? So, sasaksak natin. Ayan. Nakabaw na yung mga ka-DIY, pero napapansin nyo, naka-green pa din. Okay? Ang isang basic technique dyan, galaw-galawin nyo to dito, no? Habang di nyo pa nabubuksan to, kasi ang ginagawa ko dyan, binubuksan ko siya, ginagamitan ko siya ng tester. Pero dito, may mga technique din tayong ginagawa. Yung tinatawag na bali-bali, okay? Babaliin mo, gaganon-ganonin mo. Pag wala dyan, dito naman sa dulo. Yan. Ayun, napansin nyo mga ka-DIY? Nagre-red na siya, no? Ayan, no? Nagre-red na. Ayan, umandar na rin yung kanyang pan. So, ibig sabihin, nandito sa neck. Ayan, no? Nawala. So, gagalawin ko lang to, no? Iipitin ko yung ano dito para makita nyo yan. Ito lang yung gagalawin ko. Ayan, no? Nawawala-wala. Ayun. Yan. So, ibig sabihin mga ka-DIY, no? Nandito ngayon yung problema sa kanyang charging cord. So, mabilis na gagawin natin dyan. Papalitan natin yung kanyang charging cord sa mabilisan lang. Okay, yan mga ka-DIY. Tama-tama. Meron pa tayo ditong charging cord. Ayan, meron tayo dito. Okay. Dito naman mga ka-DIY, siyempre dapat maging precise din yung pagkabit natin kasi may positive negative din kasi ito eh. Halimbawa, eto no. Kung mapapansin mo dito, meron ditong brown. Brown out blue. Pag hindi mo kabisado kasi dito naman ang nakalagay. Yan sa baba ay black at brown. Tingnan natin mabuti. So ayan, kung mapapansin nyo. Brown tsaka black 'yun nandito. So kinakailangan natin maging precise. No, pagka hindi nyo kabisado, paisa-isa lang yung tanggal nyo para sigurado kayo. At yun, dito naman mga ka-DIY, no, magpapakita lang ako ng basic technique para dun sa mga baguhan. No, maganda kasi kung meron kayong tester, pero kung magkakulay naman sila, medyo nakakatakot pa rin kasi minsan magkaiba talaga ng kulay. Kung magkakulay, pwede mo na ikabit, pero kung hindi, dapat maging aware tayo. Kasi pag nagkabaliktad tayo ng lagay dito, pwedeng pumutok. So, okay. Baka makasira pa tayo. So, ang gagawin ko dito mga ka-DIY, tatabi ko muna to, ano. So, eto ngayon yung ating papalitan. Kung mapansin nyo, ayan, pag hinarap ko sa inyo, pag ganyan, ano, paletter, ayan, pag ganyan yung itsura niya. Okay? Dito yung dalawa, nandito sa taas yung butas. Ang gagawin ko dito mga ka-DIY, puputulin ko muna tong itim. So, kung mapansin nyo, pinutol ko lang yung itim. Ang gagawin ko, babalatan ko muna yung itim dito sa taas. Babalatan muna natin yan. Ayan, kung mapapansin nyo, binalatan ko lang yung itim dito, no? And then, te-testerin ngayon natin yan. So, testerin ko muna yung itim dito. And then, dito naman, na nakaharap sa atin, nakaganyan.
Ito yung tester natin, nakaano lang tayo, continuity. So, ibig sabihin, titingnan ko kung ano yung tutunog dito, kung anong butas. So, ito muna, tignan natin kung tutunog sa dito. So, ibig sabihin, tumunog mga ka-DIY, nangangahulugan. Itong part na to, ito yung kulay black. So, yan yan, team black. Yan. So, anong gagawin ngayon natin? So, nandito yung black. Hahanapin mo ngayon yun dito sa iyong ikakabit. So, ito ngayon, nakakabit. Tusukin mo ngayon to, yung ditong parte. And then, tignan natin kung anong kulay yung black doon. Eh, dito kung anong kulay naman. Okay? So, try natin itong blue. Oh, gumalaw siya mga ka-DIY. Wala lang tunog dito sa brown. So, wala. Yun. Asensya na dito sa ating tester. Pero dito sa blue, tumunog siya eh. Ayan o, gumagalaw. Hindi nga lang tumutunog, pero yan. Pero indication na eto na ngayon yung kulay blue. Ayan o, tumunog siya. So, ibig sabihin mga ka-DIY, etong blue, eto yung katapat ng black. Imagine mo, no, blue, tsaka black. Yan. So, ayun ngayon na ilalagay natin dito. And then the rest, syempre, pagsamahin mo na lang yung brown sa brown. So, ganun lang. Okay? So, ayan, kakabit na natin ng isang mabilis. Okay, yung mga ka-DIY natapos na natin. Ayan, at ngayon, final test na natin siya ngayon. So, ito na yung ating kinabit na cord. Ngayon, bakit ko ginawa yung style na yon kanina nung pag-check, nung pagkakabit ng cord? Kasi baka yung gamitin nyo, minsan iba kasi yung kulay. Okay, so pwede tayong magkamali dito mga ka-DIY. Hindi natin pwede pagbasihan dito. Kasi eto, kung mapansin nyo, black tsaka brown. Alam nyo bang etong black, positive to. No? Ibig sabihin kasi sa iba kasi mga wear, common kasi yung red positive. Kaya hindi natin pwedeng sundin minsan dito sa charger yung kulay. Okay, so yung black dyan, positive yan eh. Kaya yun, kinakailangan nyo ng proper kasi once na magkabaliktad yung lagay nyo, maaaring pumutok. Yan, so ngayon mga ka-DIY, ito na no, moment of truth. So ayan, saksak na natin. Yun, andyan na siya mga ka-DIY. And then ito na, sasaksak na ngayon natin. Yan. Yun. So nakita niyo mga ka-DIY, isang saksak lang kahit galaw-galawin natin, no. Wala. At yan mga ka-DIY, ganun lang. I hope nakatulong 'yun sa mga baguhan, even though parang sa iba basic lang 'to, pero syempre para sa mga baguhan, malaking tulong 'to para sa kanila. Kaya 'yun, hanggang doon lang mga ka-DIY. Maraming salamat sa panonood. Thank you.